Walang papupunta niya kung mayroon silang ebidensya. Paano na kaso? Kasi gusto na lang mag-amplify lang, Admar, gusto lang lang palabasin na, alam mo yung mga optics ba na gusto lang palabasin sa media na ganito, si Presidente Duterte kasama na tayo. Hindi laaksaya sa oras, Admar, kundi kawawa yung mga polis na pinapabalik-balik din, ipinareport nila. Buti kung sinasagot nila yung pamasahin ng polis. Anong paninira nila? Damor na sirain nila. Damor na nag-react ang taong bayan. Dahil ang taong bayan na nakinabang sa war on drugs. Hindi naman. Ito nga mga kababayan. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Patama kayo na statement dito kay, ano, kay Congressman Franz Castro na sinabihan kayo na isang kaduwagan yung hindi pagdalo sa pagdinig dyan po sa kamara. Ano po masasabi niyo dito, Senador? Mas karuwagan yun, no? Mas maduwag yung sige ka, alam na alam ng taong bayan na kayo yung mga supporter ng CPP-NP hindi, tapos ayaw yung aminin, ayaw mo lang nilang no? Publicly i-denounce yung CPP-NP hindi, no? So yan ay kaduwagan, ha? Panluloko pa sa taong bayan, di ba? Ano pa bang dapat kong gawin dyan aside sa meron tayong inter-parliamentary courtesy? Noon pa yan, investigation, pabalik-balik na lang yan. Pabalik-balik, hindi pa nagkakulong si Senador Laila de Lima noon, nag-imbestiga na yan eh. Ang Senado, ang Kongreso, nag-imbestiga. Ngayon, mag-imbestiga na naman uli. Hindi nga sila nakapag-file ng mga kaso noon. Eh ngayon, how much more ngayon? Ay, anong kanya, paulit-ulit na lang. The same questions, the same answers. So, walang papupunta niya kung mayroon silang ebidensya. Paano na kaso? Kasi gusto na lang mag-amplify lang, Admar. Gusto na lang palabasin na, alam mo yung mga optics ba na gusto na palabasin sa media na ganito, si Presidente Duterte kasama na tao, ganito ka, daming namatay kahit na yung mga kaso ng ibang pulis na kinakaharap ay matagal lang na-dismiss. Ngayon, inuulit na naman, tinatanong na naman ulit-ulit. So, gusto kasi nila ang ICC dahil hindi nakakayanin dito sa local courts dahil binapasura yung mga kaso nila dito sa local courts dahil alam naman ng paglalabas sa investigasyon na justified yung ginawa ng pulis. Hindi naman lahat, ha? Hindi naman lahat. Meron talagang pang-abuso pero most of them are justified legitimate operations, however, justified yung actions na ginawa ng pulis. Kaya hindi papasa dito sa local court. Eh, gusto nila ipasa sa ICC, ilump sum lahat para palabasin na crimes against humanity. Anong crimes against humanity na nangyayari dyan? Ay, naku, kahirap ito mga tao na itong tigas ng ulo, hindi makaintindi. At saka ako, napansin ko rin, mas pinagtutuunan ito ng pansin na nabigyan ito, panahon pa yata ito ng hindi pa nakaupo, no? Even before yung issue doon sa Davao City, nag-continue ito habang umupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy pa rin, wala naman silang na-come up talaga na matinding ebidensya po laban sa inyo. Pero may issue doon sa pasabog ng Reuters na merong anti-vax campaign kontra dito sa China na nagkaroon ng ilan ba namatay ng mga Pilipino doon, nasa mahigit 60,000. Bakit hindi ganun kasidhi yung kanilang imbisigasyon? Mas marami pa ito doon sa akusasyon pa lang nila, hindi pa nga talagang fact yung bilang na lagi nilang inulit-ulit na namatay sa war on drugs. What do you expect from Reuters? Noon pa yan, hayaan mo lang sila hanggat hirap siguro sila talaga mag-establish ng case. Kaya sila po ulit-ulit na lang yung investigation nila. Kasi hanggang ngayon, hindi nakapile ang kaso. Wala pa sila maipile ang kaso. So, ganun na lang siguro pag sumikap nila. Mm-hmm. At may tuturin nyo rin ba na aksayan na sa oras? Kasi mahaba na ang oras na iginugol dito po, Senador. Hindi lang oras at mga taon na ang nakalipas. Hindi laaksaya sa oras, Admar, kundi kawawa yung mga polis na pinapabalik-balik din, ipinareport nila. Buti kung sinasagot nila yung pamasahin ng polis na papunta dyan, yung mga polis na taga-Dabao, papuntahin dyan. Kahit na noon pa, sa panahon pa ni Dilima, after that investigation ni Dilima, ay
na-suspindi itong mga pulis na ito. Na-suspindi na. Napatawan ito ng suspension on. Tapos ngayon, ulitin na naman nila. Eh, double jeopardy yung gusto na mangyari. Bart. Tapos ulit-ulit. Sige, bahay mga pulis dyan. Sagutin, sarahan lang pabasahin. Bago si... Opo. Bago si Partner Pilita, in aid of election na nakikita mo rito kasi yung mga pumupukol po sa inyo, eh nakatakda rin pong tumakbo sa darating na halalan, pampabango. Ayaan mo yan sila, Admar. Taong bayan mo na nagkakalang, what's the real score? Bahala ng taong mag-design kung gusto pa nilang kawin kami senador uli. Okay lang, kung ayaw nila, okay lang rin kung ayaw nila. Mas ang taong nagkakalam. Kahit anong paninira nila, damor na sirain nila, damor na nagre-react ang taong bayan, dahil ang taong bayan na nakinabang sa war on drugs, hindi naman yung war on drugs ginawa eh kung pampamulitika, ay seryosohan yun. Kung wala natin ginawa yun, di ano nangyari ngayon? Sige nga. Pero Senador, may singit ko lang. Bayan. Nung panahon na kayo po ay nakaupo bilang PNP chief, di ba sumali din kayo sa pagdinig doon? Ilang beses ako babalik-balik doon kay Dilima. Yung investigasyon ni Dilima. Nasa ilang investigasyon ako doon. Balik-balik lang. Partner Pilita. Magandang hapon po, Senator. Nice to talk to you again. Ano, nakikinig ako sa inyong dalawa, pero ang nakita lang doon, ano, may mga tao, Senator, parang ikaw na lang yata iniisip day and night. Ikaw yung kanilang ano, parang hindi sila maka, ano tawag dito, hindi maka move forward sa iyo, ha? Ganong kakatumatatak sa kanila. Anyway, you know na gano sa akin, yung sinabi nyo kanina nga eh, ulitin man ito, ano ba ang magbabago? Because their stand naman regarding whatever gusto nila pag-usapan, ano, doon sa hearing, ay hindi naman nagbabago ang stand din yun, no, Senator? So, yun ang na. Sa akin, di ba, maganda yung sinabi nyo kanina, will it change? Because hindi naman kayo nagbago ever of your statement. Di ba? Yes. Opo. Baka gusto nilang marinig na sabihin ko na, oo, totoo yan, sinabi ni Pangulong Duterte na patayin if you change your statement, ay, yes. Gusto nilang sabihin ko doon. And then another one, no, Senator, do you think it will be iba siguro yung pananaw nyo pa kung ibang tao ang nananawagan to have another hearing? Because apparently, kilala naman po na si Congresswoman Franz Castro, eh talaga naman po na dati pa, no, sa inyong mga na-assign sa inyo, yung mga pinagagagawa, like laban, no? Sa mga NPA, di ba? Sa NDF, CPP, pati po sa war sa drugs, no? Eh, siya rin yun, eh. So, do you think if it's another personality, kung nakikita niyo yung at least, yung nagtatawag ngayon, ay ibang tao, at hindi yung parang isang palagi naman hong naka, yung mga ginawa niyo, eh, talagang lagi naman yung kinakalaman. Do you think it will be iba ang dating sa inyo, Senator? Yes, magiging iba ang dating kung ibang tao ang gusto magtatawa, gusto mag-imbestiga, but it doesn't change the fact na it is the same case being investigated. Kahit sinong tao mag-imbestiga niyan, lalabas at lalabas, the same result ang lalabas dahil the same facts, the same case ang inimbestigaan eh. So, sayang lang oras natin pagpaulit-ulit. Kahit na yung pinakamagaling na mga investigador sa sulok ng mundo, paimbestigahin mo yan, ang facts of the case are still the same. Yun pa rin ang lalabas at lalabas. So sayang ang oras. Paulit-ulit na ito para mag-ingay sila. Yeah, yun nga, malapit ang elections, hoping na pwede nilang hilain, i-drag down ako from yung lahat ng mga tauhan ni President Duterte na tatakbo sa eleksyon, ay masisira dahil sa war on drugs na sinasabi nila. Hindi nila alam na damor na advantageous na orpard yan dahil nga mapupukaw na naman yung damdamin ng taong bayan kung ano yung kanilang feeling towards the war on drugs.